Mga kaibigan, welcome back. Eto, nagbabalik po ko para bigyan kayo ng magandang mapapag-usapan. Eto, magiging topic natin dito, mga bilyonaryo, NBA at mga basketball player. Simulan ko na, kaibigan. Sana balang araw may makapanood po talaga nito ng mga bilyonaryo. At maisipan po ninyo na bumuo ng isang basketball team at ipapasok doon sa NBA. Napakagandang idea nito. Panalong-panalo po rito mag-i-invest kasi talaga susuportan to ng tao. Tatangkilikin sa mga players po talaga galing mismo dito sa atin, sa Asia. At ito, kaibigan, na simulan ko na. Kung matatanong nyo ako kung magkano ba ang halaga ng isang NBA team. Sa ngayon, kaibigan, na nasa $2.58 billion po ang average na halaga ng isang kuponan. So maraming may kaya niyan, kaibigan. Kasi tayo po may pinakamaraming bilyonaryo sa buong mundo, yung kontinente natin. Ang Asia po, mga kaibigan, ay meron ng 1,088 na billionaires. At dito pa lang, kaibigan, sa China, napakarami ng may kaya, ang hilig pa nila sa basketball. Almost 700, kaibigan, ang billionaires natin dito sa China. At eto sa atin sa Pilipinas, kung matatanong po ninyo ako, kung sino may kakayanan na bumili ng NBA team? Eh meron po talaga, kaibigan, dalawa. Sino yan, kaibigan? Eto, ang pinakamayayaman po sa bansa natin ngayon ay si Manny Villar. May net worth po siya na $8.3 billion. So kaya niya pong bumili o magtayo ng isang NBA team. Dalawa pala, kaibigan, dalawang NBA teams ang kaya po ni Manny Villar. Pangalawa, kaibigan, eto, Enrique Rason Jr., $6.7 billion ang net worth niya. So kaya din po niyang bumili ng NBA team. So dalawang kababayan po natin ang may kakayanan nito. At sana balang araw makarating ito sa kanila at maisipan po nila. Malay natin after 5 years, di ba? At eto, kaibigan, ang masasabi ko rito, panalong-panalo mag-i-invest dito sa tatangkilikin ng tao dahil ang mga players nito ay magmumula po sa iba't ibang bansa. For example, dito sa mga tryouts na gaganapin sa bubuoing team na ito, ang mga dadalo ay eto, kagaya na lang ni Kai Soto mula po sa Pilipinas. Eto, Remy Martin, pwede rin, Phil Am. At eto, naging undrafted ang dalawang to. So, pwedeng-pwede po silang ipasok dito sa lineup. Pangalawa, kaibigan, dito sa bansa naman na China, nandyan si Sochi, nandyan si Jeremy Lin, at marami pa, si na Zhang Zenglin, etc. Eto, meron din po tayo sa Korea, si Yoo Jung Lee. Nagtataka ako kung bakit naging undrafted po to, pero napakagaling na shooter talaga. Eto, marami pa, kaibigan, sa India, meron din po tayo, Principal Singh. Kumbaga, kaibigan, maaari po talaga tayo makabuo dito sa buong Asia ng isang NBA teams. Talaga, na maaari makasabay doon sa NBA. Eto, kaibigan, hingin ko po ang opinion nyo about this one. Kasi ako talaga, mukhang maganda to talaga. Panalo po kung sino man na mag-i-invest dito na bilyonaryo at panalo rin ang NBA dito. Kasi madadagdagan yung viewership nila at mga benta talaga. Kikita po pareho kasi susuportahan at tatangkilikin ng mga tao, lalong-lalo na ng buong Asia. Kasi mga players nito ay nagmula talaga dito. Thank you so much for watching, guys, and God bless.